Ano po ang patayan sa Biblia? Ang kasalanan po ay hindi nilabana ng magulang. Dugtungan ko na ng magulang. Dahil di umano po, meron ganito pong nasusulat po sa Biblia. Pansinin po ninyo, ito po ay walang contradiction po sa salita ng Diyos. Hindi pwede magsalungatan ang salita ng Diyos. Ang tanging lamang pong sumasalungat dito, yung unawa ng tao. Amen. Pansinin po natin yung aklat ng Esite. Sa 18 verse 20, ganito po ang ipagbubukan ko. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Sana meron po kayo mapansin po. Pagdating po sa magulang, mga kapatid ko, yung kasalanan po ng magulang ay hindi po kasalanan ng anak. Hindi po kasalanan. Iba ang kasalanan ng magulang at iba ang kasalanan ng anak. Ngayon, kung atin pong susuriin ayon po sa Biblia, kung ikaw na magulang ay magmamana sa iyong anak, kung ikaw ay matino, ano ang ibibigay mo sa iyong anak kung ikaw ay magmamana? Ha? Kasalanan ba ang ibibigay mo? Meron pong ganitong pangungusap po sa Biblia. Sa aklat po ng Kawikaan, ganito po ang magaling at matino na magulang ayon sa ibinibigay ng mga sa kanyang anak. 1940, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Pansinin po natin, kung ang magulang matino, may pagmamalasakit ka sa anak, ayon sa Biblia, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Hindi ang kasalanan. Hindi ang kasalanan. Pag matino ang magulang, yung ginawa mong kasalanan, huwag mong idamay yung iyong anak. Ano bang nagiging pagkayan minsan na hindi umano minamana ang tinatawag na kasalanan? Pansinin po ninyo. Babasahin mo lang muna po yung aklat po ng mga awit. Merong ganito pong pagpapahayag ang Haring David sa 51 verse 5. Narito, ako'y inenyuhan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Sino ang naglihi? Ang ina. Ha? Ngayon, naglihi ang ina, mga kapatid ko, inenyuhan sa kasalanan. Sino bang naglihi ng kasalanan o ng kasamaan? Di ba ho ang ina? Amen. Ngayon siya ang naglihi ng masama, hindi marapat na yung ipinaglihi ng ina. Kasi yung ina mo na tinutukoy po rito, yung nakasulat po sa aklat ng Genesis 3:20, si Eva ang
ina ng lahat ng mga ng lahat ng mga nabubuhay. Amen. Yan, yan po ang tinutukoy niya. Eh. Ngayon si Emma nabihag po yan. Serpente. Sa kalagayan ng kasalanan. Yung salitang gagamitin ko po yung terminong salita na pangunahin yung salitang malimit na ginagawa po na sa panahon natin sa ngayon yung di umano patungkol sa pakitipag sharing. Doon kasi na ganap yan eh, pangunahin niya na sharing sa ahas at ang babae. Ngayon, ang babae nahulog sa pagsalamsam. O hindi po ang lalaki ang nagkasala. Kaya dito minsan hinuhugot. Kaya maganda ito kung merong tanungan eh. Merong tanungan. Tapos ano ang isinuso? Aklat ng Roma. Tingnan ninyo ha. Roma 5. Mamaya po, may magtatanong. Sa loob ng oras nyo, ay, oo, gusto ko yun eh. Amen. Kasi, utos ng Diyos yan eh, kailangan may tanong. Meron pa lang siya na natitira na sa pinagin, 15 minutes. Malapas na, alas. Ngayon, ayon sa pastor, pwede siya na sa tanong eh. Kasi kung mag-present siya ng mahaba, alam na natin yung view, meron na kayong opinion sa pastor. So, humuhugot lamang ako. O humuhugot ako. Ngayon kasi gusto ko po yan eh. Kailangan lamang na humuhugot ako. No? Naitumano sa kalagayan batay sa pahayag ni David, pinaglihi ako ng aking ina. Ina. Ayan. Tapos yung nakasulat sa aklat ng Roma 5:12, kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At naranasan ng lahat ang kasalanan at ang kamatayan. Pero iba ang kasalanan ng mamula doon sa anak. Ha? Naranasan. Kasi binakasok naranasan ng lahat ang kasalanan ang kamatayan. Sapagkat sabi ni Pablo, lahat ay nagkasala. Pero hindi iisa ang ginawang kasalanan, iba-iba. Yung magulang, iba ang ginawang kasalanan eh. Ha? Ngayon yung anak, iba rin ang kasalanan na ginawa. Ha? Pero, parehas kasalanan, parehas kasalanan, iba-ibang klase case na kasalanan. Pero, hindi lahat po ng tao nung humanto sa wastong kaisipan ay nagpauna sa kanya ang binhi ng kasalanan na ginawa niya. Meron yung tao nagpauna sa kanya ang liwanag. Nagpauna sa kanya ang liwanag. Ayan, hindi po karang-karang nabiling o kasalanan na gaya ng inisip natin nung pumasok. Yung isang tao na yun, sa sanglibutan, lahat na nagkasala. Eh meron, pero mamaya yan. Inire-reserve ko yan. Okay, wait na. Pastor, meron din ba mag-present? Ako naman ang magkatanong doon. So, tuto na kayo. Oh,
tatanong din naman po.